So, good morning ulit sa inyo mga ka-Wi-Fi. So, update ko lang kayo sa ginagawa kong system. So, finally, nabuo ko na siya. Yung mga features. Yung inaayos ko na lang kasi ngayon is tungkol sa license. Yung paano mag-activate ng license. So, andito na siya. So, run through muna tayo sa itsura ng system. So, meron tayong dashboard. So, sa dashboard, meron tayong system. Meron tayong MicroTik. Okay. So, nandito yung runtime status. Usually, ito yung ano, all about MicroTik. Yung real-time graph niya, plus free memory, model. Sa billing, meron tayong monthly, yung monthly billing natin or sa para sa mga postpaid subscribers natin. So meron din tayong receipts, kung meron kang resibo. Dalawa yung type ng resibo, usually based on experience. Meron acknowledgement receipt saka official receipt. So i-save nyo lang dito yung number. May number kasi yan. So, per booklet. Halimbawa, 201 tapos 250. Okay? Tig 50 kasi yan. So, pag sinib mo yan, select muna tayo. OR ba siya? So, ayan. Nasave na siya. So, kung halimbawa mag-add ka ulit, OR 201 tapos 250. Di na pwede kasi nandun na siya eh. Ito rin kasi yung ginagamit pag magbabayad si client, pag magpipayment. Pero okay lang naman kahit wala kayong receipt. For ano lang to. Pwede namang magpayment si client, i-consider nyo lang siya as credit. Mamaya dadaanan natin, papasadahan natin yun. So, dito sa yun yung sa billing. Dito sa business, siyempre meron tayong clients. Pwede tayong mag-add ng clients. Meron tayong contacts. Inaayos ko pa yung ano, yung sa SMS gateway. Kasi may automatic to eh. Makikita nila yung balance dyan. Tapos, as long as may contact number sila dito, kung naka-mobile yung digits nila, pwedeng i-send. So, inaayos pa yan. So, ongoing pa yan. Pero, I think parang hindi na masyadong maano yan. Kasi mayroon naman tayong non-payment portal sa MicroTik. Yung mas mabilis at saka maaksaya din sa load. Pero sige, anyway, tingnan natin. So, contacts. So, transactions. So, andito yung mga transactions. So, description, client. Kung magtataka kayo dito, bakit may mga ganitong entries? Ito yung sa ano, sa hotspot. Ito yung mga, kasi nakakount na rin yung sales ng hotspot. Kinoconsider siya as collection. Transaction. Kasi may hotspot na tayo eh. Dito. So, transaction, business. So, punta tayo sa internet. Subscription. Itong subscription, nakalink ito doon sa PPP profiles. So, kung ano yung mga profiles dito, sa MicroTik mo, nakalink din dyan. So, kung halimbawa, magbura tayo halimbawa nito ng ano, itong 5 Mbps. Or kahit, sige, i-edit na lang natin. So, meron tayong 5 Mbps dito, no? So, nakalink na siya. Unlike dati, hindi ko siya nilink. Parang individual entry. Pero ngayon, nakalink na siya. Kung mag-edit ka dito, magbura, automatic din sa ano. Parang yung sa PPPoE. PPPoE secret. So, anyway, burahin na lang natin. So, burahin natin. So, pag binura natin, yung 5 Mbps, successfully removed. So, removed na siya. So, pag tiningnan natin dito, wala nang 5 Mbps. So, kung mag-add ulit tayo, i-add lang natin. Profile name, 5 Mbps. So, 5M 10 24 kilobytes. So yung price niya is 3999. So yun,
So, mayroon tayong note dito. These features requires connectivity to your Microtech. So, before ka mag, maglagay ng mga settings dito, dapat tama yung mga settings mo dito. At nakikita yung Microtech mo. So, okay. So, ayan. May 5 Mbps na. Pag bumalik tayo sa Microtech, may 5 Mbps na tayo. So, gawin natin yung rate limit niya. Gawin natin, kasi naka 1024 lang siya, gawin din natin 5N. Equal yung download at saka upload niya. So, save lang. So, ayan na, 5N. Tap. Bumalik ka sa Microtech, ayan din. 5N din siya. 5M, rate limit. So, okay na siya. So, yun. Nakalink siya, bale, itong internet subscription is nakalink doon sa PPP profiles ng Microtech. Okay? So, okay na tayo dyan. So, ito palang ano, for the meantime, itong disconnected users, manual to dito sa ano. Kasi kailangan to ng system din eh, pag di-disconnect. Dapat may profile ka dito na disconnected. Ito na may manually. Manually mong i-add dito sa Microtech. Ikaw maglalagay mismo, hindi siya dadaan dun sa ano. Iniisip ka pa kung anong mas practical, pero for the meantime, ganun muna. Dapat meron kayong disconnected na profile. Saka kung ano yung ganun-ganun spelling ha, disconnected tapos naka-caps lock lahat 'yan. Okay? So balik tayo dun. So, internet, meron tayong NAPS. So, dito sa NAPS, ayan. Ito lang naman yung mga kabitan mo sa poste. For auditing lang yan or for description purposes. So, PPPoE. So, ito yung PPPoE mo. Dati na-discuss ko na to kasi yung PPPoE, hindi ka pwede mag-add ng PPPoE hanggat walang newly added clients at newly added modems. Kasi magka-bind yan sila eh. Tapos, yung PPO username is based doon sa pangalan ng ano. Tapos, yung password niya is yung sa account number na nage-generate nitong billing system. So, ayan. So, ito yung password niya. So, kung makikita nyo, itong PPP secret, nandito din yan. So, ganoon din yan. Kaso mo, dito, walang edit. Hindi mo pwedeng ma-edit. Kasi hassle yan eh. Kasi pag mag-edit ka dito, malamang sa malamang, pupunta ka din sa client mo para i-edit yung router nila. So, hindi ko na ginawa. So, mangyayari lang naman yung magpapalit sila ng PPPO eh, pag magpapalit sila ng modem. Which is, nandito rin yan sa clients. Pag clinic mo to, tapos yung modem map. Pag mag-new modem sila, saka lang sila magpapalit. Okay, so internet, NAPS, PPPoE, meron din tayong dito yung DHCP leases ng hotspot or ng Microtech. Dinagdag ko na rin dito para pwede na rin magbura kung gusto mo. Ito kasi, ang gamit ko dito is pag mag-a-activate ako ng Bendo. So pag mag-a-activate ako ng Bendo, titingnan ko dito yung IP address at saka MAC address. Saka didiritso ako dito sa bindings. So, in my case, meron ako dito ito, Node MCU, para binabind ko na lang. Kahit hindi ko na ilagay sa walled garden. So, nilagay ko na rin siya, extra added features, pang audit. Kung sino na ba yung mga connected doon sa, ano mo, sa router mo. So, internet, tapos na tayo. Punta tayo sa hotspot. So, sa hotspot, yun, may users tayo. Meron tayong add users, meron tayong generate vouchers, meron tayong print. Wala pa pala tayong 8 hours. So, 3 hours. So, ito. Meron ba? Wala. 5 hours pa lang at saka 1 hour. So, ayan. Click tayo dyan. So, ayan, meron tayong Wi-Fi vouchers. So, ito yung code. Diretso na to sa ano? Diretso na to sa
pwede nyong i-print, tapos kung gusto nyong i-print o gusto nyong ibigay na lang yung mga code. So ayan, so yung sales, yung counting ng sales is based dun sa uptime. So meron din ditong status kung alin na yung mga consume. So hindi ko na linalagyan dun sa, kasi lang as gumamit kayo ng ISP tick, wala nang scheduler dun dapat sa Microtech mo. So ito na yung magde-decide kung buburahin mo, kasi ginagamit ko siya sa pag-count ng sales eh. So yung field na comment, ginawa ko na lang siya for price para ma-account ko ng maayos. So ayan. So na-consume, makikita mo dyan yung mga na-consume na. So kung gusto mong mag-generate, halimbawa mag-generate tayo, pili ka lang ng server. So 8 hours. So generate ako ng 20 na vouchers. Tapos ang price ko ay, ano bang price? 8 hours. 15 pesos. Uptime limit 8H. So generate. So ayan, mag-generate siya. Ayan, tapos pwede mo i-click yan dito, 8 hours. So ayan, meron tayong 20. Okay, so 20, pwede mo siyang i-print. So dito, your business name. So hindi pa natin napapasadahan. Mga dynamic variables yan. So ayan, meron tayong voucher. Ito kasi rekta na to dun sa Microtech mo. Hindi na siya naka MySQL or MariaDB. Okay, diretso na siya sa Microtech mo. Tapos, pag mo automatic may nag-connect, naubusan ng oras, counted na siya as sales. Papasok na siya dito. As client, voucher, code, tapos papasok na siya as collection. 10 pesos, 5 pesos. Okay, so hotspot, so profiles, ganun din. So napakita ko na sa inyo kanina yung sa PPPoE profiles, halos ganun din. So na-edit na rin to, pwede ka makapag-add ng profiles. Okay, so 8 hours, so maglagay tayo dito, halimbawa 1 day. One day. So dapat yung profile pala is dapat walang space. Or kung lalagay kayo ng mga ganyan, lalagyan nyo ng dash. So IP pool, pool hotspot, shared users, one lang din. Speed limit, 1M. Okay, so ayan. So one day. Okay. So pag bumalik ulit dun sa ano, users, generate ka, server, one day. So gawa ulit tayo, price niya ay 25 or 20, one day. So 24H. So generate, ayan, tapos print mo lang dito ulit yung one day. Ayan, yan na yung one day. So, pwede mo na yang i-print or i-tinda. So, meron din akong bendo. Yung bendo ko is customized talaga para dito sa ISP Tech. Naka-customize siya. Automatic siya magka-count ng sales. Kasi hindi ko pa alam kung, although may mga ibang bendo na Microtech base, pero papasok naman dun sa yung mga ano nila. Marireed naman din yung mga values na i-create niya dito, kasi direkta na to sa Microtech eh. Pero ang hindi ko lang sure, kasi yung ginamit kong technique is yung comment na field dun sa Microtech, yun yung ginawa ko para sa price. At dun din ako nagbabase kung papasok siya sa sales. So marireed siya pero hindi siya makakounted as sales. So kumbaga nakabind yung bendo ko dito sa ISP Tech, kumbaga optimize siya. Hindi ko naman sinasabing hindi pwede yung ibang bendo. Pwede siya, pero hindi lang kasi marireed yung dito sa transaction, hindi lang siya marireed yung sales niya. Okay? So, meron din tayo ditong bindings. So, yun nga, nabanggit ko yung bindings. Pag magbabind ako ng mga client ko sa hotspot, lalo na yung ano, Wi-Fi bendo, Node MCU, yung mga base natin.
So, meron din ako. So, cookies. So, basically, yun lang naman. Kinuha lang natin yung ano, hotspot. Tapos, okay. So, pulido na yung hotspot system dito. Kumbaga, standalone na siya. As, halos kapareho na siya ni Micmon. Tapos, ito, may billing ka na rin sa mga postpaid. So, punta tayo dito na sa materials. So, ganun pa rin, materials. Mag-a-add ka lang ng materials. So, dalawang classification, modems, included dito yung routers, CPE bridges, mga ubiquity mo, mga CPE, mga EW71, yung mga ganun. Considered siya as modems. Tapos, dito sa MISC, miscellaneous, cable, connectors, span clamp, kung ano-ano pa, mga LAN cables, dito yan. So, thermal lang description. So, nandito, may nakita kayo. Ayan, stock type, brand, index. So, nag-try na rin ako. So, kung gusto nyo tingnan yung transaction history, kung sino yung mga nakakuha, naka-withdraw, nandito na rin, nare-record na rin siya. Kasi, inventory system na rin siya eh. Meron na siyang dagdag bawas dun sa ano. Ayan. So, nag-stack ako. Transaction, Shopee Order Manila, dumating. So, credit ay 100. So, balance ko ay 100. So, na-debit. Ito, nagpakabit. Nabawasan ng dalawa. RJ45 connector, 98 na lang. So, basic lang siya. Basic, ano to? Stock in and out. Or debit credit. So ayan, ganun rin. So pag mag-add ka, so i-add mo lang dito description kung anong order number para may tracking ka rin. Tapos kung ilang quantity, tapos kung kailan na process. So dito sa modems, ganun pa rin. Bago ka makapag-activate ng modems, dapat may material ka na modem dito. Ayan, 10 pieces, 9 pieces, ubiquity, ayan. Para sa mga nag-P2P. Okay? So, may inisip pa ako eh, yung paglalagay ng password manager sa mga access point. Pero hindi pa yan ngayon. Kasi ito muna, sinisettle ko muna yung kumbaga anong gamit talaga niya as billing and inventory system. So, inventory system, modems. So, dito sa reports, meron tayong postpaid. So, ito yung ano, billing versus collections. So, yung mga billing mo, tapos versus collection. Naka side by side lang sila. Monthly. So, nung January, ayan, ito mga kunya-kunyaring data lang ito eh. So, pag meron ako yung sariling data, tumaandar na business nyo. Dito nyo ma-appreciate. Kasi tulong sa inyo to sa pag-decide kung nalulugi ka ba or okay pa ba yung nabibill mo sa mga collection mo. Tatama pa ba sila or nalulugi na ba, tumataas, bumababa. So ito, yun yung goal dito. Yun yung goal ko, makita, ma-assist kayo sa business nyo kung may pinatutunguhan ba. Okay? So ayan, naka side by side na siya. So itong green, billings. Billings yan. Itong blue, collections yan. So tingnan nyo na lang. Okay? So reports yan. Tapos mapili lang kayo dito kung anong year. Okay, so dito sa hotspot, meron din tayo sa hotspot. So dito naman sa hotspot, so year din, tapos month. So anong month ngayon? February. So February 7, meron akong, ito yung amount. Ito yung amount dito, yung Y. Itong X, ito yung date, ito yung month. So monthly sales. So, daily sales. So, kung meron kayo dyan, ano, hindi ko na nilagay yung weekly kasi self-explanatory na yan eh. Ito lang talaga yung mga crucial, yung daily at saka monthly. Okay? So, makikita naman, anyway, makikita naman dito kung talagang pumapalo ka per day, per month. Okay na to. Kasi, para hindi clutter sa ano, sa, dito din sa reporting para hindi masyado magulo. So, ayan. So, nakaano na siya. So, pag may umad lang dyan na, ano, halimbawa. So, ito, 2022, February, naglagay akong kunya-kunya rin data. Ayan.
So, meron siyang 5 pesos nung 10, February 10. Ayan, 5 pesos, 5 pesos. Okay, reports. So, dito sa settings, so users, so pwede mong baguhin to. Pwede ka rin mag-add ng mga users na limited lang, hindi makakapag-delete. Pwedeng makapag-add, pwedeng makapag-edit. Pero walang delete kasi admin lang yung pwedeng mag-delete. Kung mag-hire ka ng mga operator para taga-post ng mga bayad or taga-gawa ng mga voucher, okay lang yan. So, settings. So, sa logs. So, dito sa logs, kina-capture lang natin yung mga actions. Pag may nag-edit, may nag-save, ayan o. Nag-update ng subscription, naglagay ng new record. So, date, time, user, kung sinong user. Tapos, kung anong objects. So, yung objects, ito yan. Kung anong objects ng system. So, month, business, so subs, hotspot, nare-record dyan. Poor accounting din to. Para kung halimbawa may nabura ka, alam mo na may nabura ka dito. Di ba? Tapos kung may nakapasok, may intruder, makikita mo dito kung anong pinagagawa niya. So, tracking lang din yan. So, sa business, so ito yung sinasabi ko. Papangalanan niyo yung business niyo. Halimbawa, ISP Tech Solutions or ano bang akin? I code web keyboard ko kasi keyboard ba o kamay ko? Solution. So, I code web solutions. So, depende na sa'yo yan. Ito naman sa reporting lang. So, ayan. Business address. Pwedeng Philippines. Oh, Philippines. So, number ko, yung owner ko, pangalan ko. Tapos, ito yung DNS hostname. Ito yung may a-append dun sa PPPoE username. Ito yung ina-append. Pwede mong baguhin to ng icw.com or .net or .ph. Ikaw bahala. So, kung kailan nag-start yung business mo, ito. Ayan. 2020. Ayan. So, save. Log. Ayan na. Updated na siya. So, kung titingnan mo dito, halimbawa, mag-print tayo ng transaction. Ayan na. May lumabas na dun, no? iCode Web Solutions. So, basic lang naman siya for labeling purposes, description purposes lang siya. Okay. Medyo naglalag ang ating computer. Kasi naka-host din ako sa ano. Trinay ko na siya sa ano. Nag-try na ako. Trinay ko na siyang gagawin ko na siyang Linux image. So, yung target kong hardware is Orange Pi PC. So, at least 1 gig siya. Hindi na siya 512. Kasi bala ko dati 512 para mas mura. Pero mas okay siya sa Orange Pi PC na 1 gig. Smooth yung system. Ito, naka-Linux na to. Ang gamit ko ay Linux Lite. So, hinost ko na siya. Ayan, hinost ko na siya. At smooth yung system. Smooth yung hotspot. 1 gig memory to. So, gagawa na lang ako ng flashable image gamit ang Orange Pi PC. Iyan yung pinaka minimum ko na ano, na hardware para maging ano siya. Kasi oras na gumana to, talagang ano na siya, dedicated server na siya. Wala na siyang di mo na siya mag kung ito turn off mo man siya, medyo madalang lang talagang magraran siya. Para na siyang piso wifi yung mga Linux based na ano. So, ito, inaayos ko pa. Yung inaayos ko pa is yung sa license. So, I think, hindi matatapos tong buwan. Mai-prepare ko na sa inyo yung image. Kaya, kung may gusto magpa-reserve ng system natin, chat nyo lang ako.
sa dito sa Facebook, or meron akong mga ano, comment na lang kayo o DM kayo o PM, kasi ito yung inaayos ko. Hindi ko na rin kasi masyadong masikaso gawa nung nagtatrabaho na rin ako. So nagtatrabaho ko lang siya every weekend, Saturday, Sunday. Pero ngayong month, so hopefully matapos ko na to yung mga kailangan, makapagawa na ako ng Linux image. So ito, smooth na yung system sa Linux to. Hindi ko lang alam kasi PC naman to eh. Kung lalagyan ko pa siya ng ano, install lang ko siya ng remote kasi magraran lang siya as PC. So i-disable ko na lang yung mga ano, dapat i-disable para maprotektahan din yung system. So anyway, so yun lang, brief ano lang to. So Orange Pi PC siguro kasi smooth siya. Smooth siya dito sa ano, Linux image. So anyway, so ayun. So reports, tama ba? Inventory. Wala, kung meron tayo dito ng ano. So transaction history pa rin siya. Ba't nabagal dito sa pagprint ng ano? Pag-preview. Naglalag siya. Ko lang alam. Tapat di yan lag eh. Ah, sa printer siguro kasi wala akong nakasaksak na printer. Okay. So, ayan. Transaction history. So, yung may mga label lang naman. Ano ba yun? Itong sa hotspot. Naglagay ba ako? Tama, naglagay ata ako. Ayun, ito. iCode Web Solutions. Pangalan ng kumpanya mo. Tapos yung mga vouchers. Backhand tayo. So, settings. So, business. So, ito sa Microtech. So, ito yung Microtech. So, dapat tama yung mga settings mo dito. Ikaw na bahala kung ila-line up mo siya sa hotspot network mo o gagawa ka ng sariling LAN network. Para maprotektahan mo rin tong ISP tech mo. So, dapat ito. Username. Is username ng Microtech na may read-write, tapos interface ng WAN para sa graph, tapos bridge LAN, so bridge HSAT. So ang naka-set dito, so kung halimbawang ano, halimbawang so sa first run kasi may na mga existing na settings na to pero hindi bangga dun sa settings mo, sa network mo, anong mangyayari? So, sige, gawin lang natin ano. So, gagawin ko tong 2. So, save. Ayan, nag-update siya. So, yung ginagawa niya ngayon, in-update niya yung settings based dun sa input ko. Yung ginagawa niya ngayon, kumukonekta siya sa Microtech kung may makikita man siya. So, pag wala siyang makita, hindi ko nalagyan ng ano eh. Yung loading dito, yung modal na yung animation. So unable to connect, please review your setting, review your entries, go to settings. So ayan, i-redirect kanya dun sa ano, sa settings page para i-ano mo. So ganun rin ang mangyayari diyan kung halimbawa mag-logout ako. So most probably kasi ang mangyayari diyan, ito as is na to, ISP tick tapos admin. Pero, halimbawa, pag mag-login ako, so, provided, wala, hindi pumasok. So, provided, tama yung ano ko, so, tama yung ISP tick ko, pero, ngayon kasi, ang mangyayari dyan, sa dashboard kasi, kumukuha na ako ng values sa Microtech. Ngayon, naghahanap siya ng values sa Microtech, kaya naglo-loading siya. Hinahanap niya yung Microtech based dun sa IP na binigay ko. Pero, ngayon, wala siyang makikita. Kaya, magre-redirect siya dun sa page. Ganun rin yan, pagkabagong setup sa inyo. Pag halimbawa, bagong setup sa inyo. So, isi-settle na nyo dito yung ano. Kung anong IP address ng Microtech mo. API port, 8728, default lang yan. Tapos, yung aking... So, sa system ko... User, so meron ako ditong system admin,
So, ilalagay ko lang dyan. Sysadmin pala. Tapos, password ko lang din ay admin. So, ang aking ISP. So, interface. So, naka-dual ISP kasi ito eh. Ang aking Microtech. Although, walang input yung isa. Tinanggal ko muna. So, ISP1. So, doon ako sa ISP1 muna. Kasi, mas maganda sana kung naka-banding ito eh. Para kita mo talaga yung ano. Pero anyway, nais ko pa. Ito kasi yung pinaka-the best na setup ko. ISP1. Tapos, yung aking PPU interface. So, dapat magkapareho guys. Check nyo na lang din. So, PPU interface. Ito. Bridge HS. Kaparehas ng sa hotspot. Pinagsama na lang. So, ayan. Review nyo lang settings. So, pag tumama na yan, pag sinave nyo, boom. Ayan. Automatic na siya magre-redirect. Ibig sabihin, pasok na yung settings mo. Nakita mo na yung grab. So, paano kung halimbawang tama yung IP pero mali yung username para makita na rin yung error. So, pag sinave, boom, ayan yung error. May IP pero mali yung nakikita niyang mga settings. Dito lang naman yun sa Microtech dashboard. Dito sa system din, imbis na 1 yung hotspot, ano, tapos dito wala kang makikitang traffic. So, make sure lang talaga na tama dito. Tama yung mga settings mo. Ayan, okay na. Okay, so system. So, ito, report bug, super activation. May updates pa dyan. Pero, sige, inayos ko pa yung sa licensing, guys. Wait na lang kayo at saka dun sa official image. Para sa Orange Pi PC. Pwede rin namang Raspberry Pi, pero problema kasi mahal. Nasa 2,000 yung pinakamura. Orange Pi PC, nasa ano lang ata. OnePlus. Okay. So, inaas ko pa yung sa licensing. So, sa Linux na rin. Na-setup ko na rin siya. Smooth naman siya. Gumagana. So, pumunta ako sa hotspot. Naka-ano to eh. Naka-virtual box. So, ayan. Nakikita ko rin yung mga settings ko dito. Ayan. Tapos, check ko dito yung aking dashboard. So, ayan. May dashboard na rin siya. So, parehas na parehas yung ano niya. Ayan. Ito, 1 gig na Orange Pi PC. So, smooth siya. Di ko lang alam kung anong setup pa pag dineploy ko na to. Pero, posible ring lagyan ko to ng Micmon server. Kasi, Apache to eh. Apache. Tapos, may MariaDB. So, para dun sa ano, para dun sa validity. Pwede naman, lagyan ko ng Micmon. Ilagay ko na rin yung Micmon dito para ano na rin siya, talagang web server na siya. Okay, so antay na lang kayo sa official release. So, sana naman ma-appreciate nyo to. Kasi talagang bibiro ang pagod at hirap para makabuo ng ganitong sistema. Swak na swak to sa ano, sa mga nag-PP2P na medyo marami-marami na rin client, siguro mga lagpas 100, mga 500, pero pag lumagpas na kayo ng 1,000, which is advice, hindi ko na rin advisable to para sa, kasi sa una kong trabaho, nag-resort na sila sa ano yun, cable company na nag-offer din ng internet service provider. Alam ko ngayon, naka-reduce na sila eh. Naka-reduce na sila. Pero dati, ganito yung ginagamit nila. Ginawa ko lang din. Kaya, alam ko na rin yung mga galaw ng ano. Kasi, galing na ako sa internet service provider na mga ano. So, kung anong mga crucial na tinitingnan sa pagbibusiness. So, nandito na sa reporting, sa accounting. So, nandito na lahat. Pinagsama-sama ko na. So, bonus na lang tong hotspot.
yung may isa pala akong tropa na ginawang ko nito, hindi ko pa na-include yung hotspot kasi meron na siyang mga data. Nag-iingat lang ako, baka mabura ulit yung mga data niya. Pre, shout out sa iyo. di ko may lagay to eh kasi may data ka na eh. Pero anyway, sige, gawa natin. Susunod ko yung sa'yo. So, okay na to. Okay. So, yun lang. Peace.